Good morning! Ngayon, nandito tayo sa Bank of Makati because of their 67th year anniversary. So, invited si Toyota Makati at ang bawat brand. So, hindi lang naman kotse ang ating i-display ngayon. We have also motorcycles inside their office. So, mamaya, tignan natin kung ano ang meron nilang dinisplay. So, right now, tignan natin ang mga brand po ng mga nakadisplay. So, this is Lorna Gawani, known as La Coracha. Ay, ito pala ang showroom ngayon and display na Bristol and other brand. Actually, ang Bank of Makati is one of the pag-aari ng motor trade. So, affiliate Bank of Makati. Ang Bank of Makati, hindi lang naman motor trade ang hawak nila. Let's go, tingnan natin kung anong meron sa display. So, we have Ducati. And then, sa Ducati, meron silang promo, which is 90K po. Ano po yung 90K? Interview lang natin si Sir from Ducati. Sir, ano po yung Ducati from 90K po yan? Bali, ano ma'am, dati po, kasi ang SRP po niyan is na nasa 950 po. Okay. Apo, diwali, binaba po namin siya ng 850. Dun sa master model po, okay. Mga 937. Tama po ba yung understanding ko? Kapag kung ano yung CC, most probably, yun din ang price. Pag mga 1,000cc, so more or less mga 999 papunta sa 1 million. Yes ma'am, ganun po. Yun. Kasi nakuha ko lang naman yan eh, nag-gather ko sa, ilan cc yan? Mga 255. Oh, so most probably mga 200-255. Yeah ma'am, mga nagkaganun po yung baseline ng prices po. At least ha, may idea tayo ngayon sa motor. Hindi lang po si La Coracha doon sa sasakyan. So pinapasok na rin po ni La Coracha ang pagmumotor. Pero huwag kayong mag-alaman man ako mag-motor. Huwag lang muna yung malalaking motor. So, thank you, sir. Thank you. You are from Ducati, right? Access Plus. Access Plus. Yes, okay. Pero ang kinikater nyo is? Ducati, Indian, may Beta din po kami. Italjet Dragster, then Polaris, yan po. Multi-brand po yung ano namin. Okay. Saan po yung branch nitong inyong dealership? Dito po sa may 102 P2Ason Street, Cubao, Quezon City po. Ayan. So, pag sa Ducati, syempre, yung mga nag-effort na mag-display sa Quezon City, kila sir lang. Okay, thank you. And then move tayo sa Bristol. Okay, sa Bristol, ang dami natin pagpipilian, ano? Hindi natin alam kung... Ako, for me, hindi man kasi ako talaga nagmumotor ng mga big bike. Pang-scooter lang ako. Soon, pag-aaralan ko na rin. Lahat naman ng bagay, pwedeng pag-aaralan, di ba? So ngayon, interview natin si Sir from Bristol. Pero na-meet ko na siya one time sa Caloocan kasi nung naghahanap ako ng motor nga, scooter. Pero ang nakuha ko is yung Bristol, which is nasa Caloocan. So, andito sila ngayon sa Bank of Makati para mag-display and promote ang Bristol. So, may konting idea tayo. Hingi tayong idea kay Sir. Yes, ma'am. Good morning, Sir! Good morning po, ma'am. Ito po ang mga display ngayon dito natin. Dito lang po ako, Sir, para makita. Okay, apo. Ang mga display po natin ngayon for Bristol is si Bobber 700 po. Okay. Ang Bobber 700 po natin, isang classic bike po siya na nagkakahalaga po ng 428 SRP. Pero kapag binili natin siya ng cash, may discounted price po tayo na less 20,000. Okay. Bali, naka 408 na lang po siya. Wow. So, ano po sa dinami-dami po niya is 1, 2, 3, 4, 5. Alin po dyan yung mabili? Ang mabili po natin is si Bobber po. Ah, okay. Kasi very classic design siya. Ayun po, sa specs naman po, very advanced na rin po siya. Sumasabay na din po tayo sa mga malalaking brands. Parang feeling ko kaya ko to eh. Wait lang ha. Tignan ko lang kung makakasakay ako kung yung paa ko is okay. Oh, di ba? Kayang-kaya naman, di ba, ni La Coracha? Bagay ba? So, kung Bristol po ang hanap nyo, look for Bristol sa Caloocan, yung branch nila. I think yun yung head office. Yes, yun. Yes po, yun po ang main branch na. Okay, yun ang head office. So, thank you so much, sir. Thank you. Ngayon, tanungin naman natin ang Triumph brand. So, para talagang pang-maskulado, pang-mayayaman. Kasi kung paano pang mayayaman si Sir, kasi mukhang mayayaman. Ayun tayo. Ayun tayo. Okay, interview natin si Sir. Sir, ano pong meron sa Triumph? Anong klase ng bike ang meron? So ngayon yung nakadisplay sa atin dito ngayon is yung Speedmaster, okay. Which is the cruiser bike. Okay. And meron tayong Trident 660. Mm-hmm. Ito naman is yung naked bike natin. The SRP for the Speedmaster is
Base what? 1,085,000. And okay, pagdating naman sa naked bike natin, 522. So, okay din po ba ang aking assessment? Kapag 1 million, it's 1,000cc? 1,200. 1,200cc. And then this one? Ito, 660cc. Oh, yun, 600. So, basically, yung dealership namin is from Triumph Green Hills. So if you want to test ride, we invite you, encourage you to test, do a test ride with Triumph. Nag-aallow kami na test ride any bike na lineup namin. So talaga mga big bike lang? Yes, big bike. Okay lang. Okay, punta tayo sa Green Hills Triumph. So makikita nyo doon. So na-mention naman ni Sir, pwede mag-test drive. At kayo ay mag-present lang siya na hindi naman expired na driver's license. Yes, ma'am. Kasi SOP yun kapag tayo ay mag-test drive. So, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. And look for Triumph sa Green Hills. Thank you. Thank you. Thank you. Ito, tanongin na natin si Sir kung magkano ang dapat i-daw and money ito. Sir, pwede po bang bigyan nyo kami ng idea how much yung down payment niya? Ito, ma'am. Sa Ninja 400, 94 to 97 po. Bale, all in na po yun, ma'am. Okay. Kasama na yung chattel mortgage, saka yung LTO, sir. Kompre. Kasi may usapin sa LTO ngayon eh. Kasama na. Kasama na. Tapos magkano po yung 3 years niya? Ang sa pinaka-longest, which is makakaya ng buyer. Ang pinaka-max po is 3 years. So, 9,927 po per month. So, 9,9 and then ang down payment is 30%. 20%, ma'am. Ah, 20? 20%. Tapos, naging 90 po lang siya dahil all-in na po siya, ma'am. Okay. So, recap lang natin, no? Ang price niya is 340,900, Ninja 400. Ang kanyang down payment is 94,000. More or less mga 95. Pag-ikulan niyo yung konting kulang. And then, ang monthly niya would be 99. So, more or less 10,000 tayo a month. In 3 years, meron na kayong Ninja 400. So, yan ang pang mag-apply sa model 3. Ang requirements. And then, ang mga form dapat is, 4 na nila. So, sabi namin si Sir. Hi, Sir! Happy morning! Paano kung mag-a-apply po ako? Ano po yung requirements? Hello, good morning, ma'am. Good morning. Dito po, since our 67th anniversary, mayroon din kami promo for today. Ngayon po yung, kung in case po yung client na may nagustuhan dyan na motor, dito po yung application form namin. Usually, ang kailangan lang naman po, valid IDs, then usually, kung empleyado po siya, kailangan po natin ng certificate of employment. Yeah. Paano yung sasakyan din? Opo. Kung dalanganan lang ngayon mas maganda, pwede natin ma-process na po natin wow agad. So, guys, kung meron na po kayo at gusto niyo na at naghahanap na kayo, go na tayo sa Toyota Bank of Makati. Kasi meron sila mga pre-approved. Yeah. In short, is outright approval. Asap lang kayo, pick up, kompleto requirements. Pabahan niya outright, then siguro 1 to 2 days na sa'yo na po ang inyong big bike. Okay? Thank you so much! Thank you! Ayun na, sir. Dito. Shout out from Motor Trade kay Sir JP pa ma. Sir JP ng Motor Trade. Hello. So, WhatsApp niya. From Green Hills? Yes, from the South.
Okay, punta tayo sa Brizol, Pampaloob, ang shout out tayo kay Sir. Kay Sir Troy, Brizol, ready sir? Biz. Of course nga na yung Emperor, isa pa ba ang Nero? Sabi naman, nag-real estate na mayroong kinikator. So, shout out tayo kay Ma. Ma'am Rosanne, okay? And of course, shout out tayo kay Sir Ashley Perez. Kay Sir Ashley Perez ng Bangkok. And then shout out tayo kay Kuya. Siyempre, and siyempre, kumakasimula sa Kuya. Kumakisi. Kay Sir? Okay, sir. Pilang Secretary, ano po may Sir? Tingnan natin ngayon ang mga bawat naka-display dito sa Bank of Makati. So, this is Yaris Cross na 1.5B. Tanungin natin yung ahente kung magkano po yung price nito. Kung ang white pearl po ba is may additional na cost. So, Mr. Troy. Okay, how much is this? 1.296 million po. Okay, ano ang kanyang engine displacement? 1.5 po. Oh, ilang variant po ba ang meron sa Yaris? Tatlo po. G, V, and S po, which is hybrid. Hybrid. Sa hybrid, magkano naman po yung hybrid nyo? Hybrid po namin, ma'am, is 1.598. Okay, sa second line, no, that's Mitsubishi. Tanong natin kay Sir. Hi, Sir. Hi, Mr. Expander. Yes, good afternoon. Good afternoon. Ano po ang variant po na to? Expander, 2022 Expander Cross, monotone, automatic po. Okay. Ano po yung kanyang displacement po? It's a 1.5 engine. Apo? Yes po, it's a 1.5 engine. And my big engine. The same time is a 16 valve double overhead cam. Okay. Ilang variant po ang meron sa Expander? For the Expander Cross, two variant. It's a monotone and two-tone. For the SRP is a 1328. And the top of the line is a... sorry, tama, it's 1328. For the top of the line is 1353 for the white color. Okay, thank you. Sir, anong branch po kayo? Sa Mitsubishi San Pablo. Okay, San Pablo ha. So, dinayo pa tayo ng yes. Mitsubishi San Pablo. So, thank you so much. You're welcome, ma'am. Thank you. Alright, nandun tayo sa third lineup. Sa anong bayan to at how much yung kanyang unit price? Hi, ma'am. Good afternoon. Hi, ma'am. Good morning. Yes. Mali pala ako. This is Chevrolet Trax, ma'am. 2023 Chevrolet Trax. Okay. Anong bayan to, ma'am? This is a high-end bayan, the RS. Okay. And it comes with, for the retail price po niya is 1.942. 888. Ilang variant po ang meron sa ganitong klase ng sasakyan? Merong dalawa, ma'am. Okay. We have the LS and the RS. LT and the RS. Opo. So, this one is lahi. Right? Yes, ma'am. Puro okay. Automatic. So, ito si Miss Chevrolet, ang kanyang unit price.
Chevrolet from what branch po kayo, dealer? From Chevrolet Makati po. Chevrolet Makati. So, pag kailangan ng Chevrolet Makati, just look for Ma'am Josephine po. Ma'am Josephine. Okay. By the way, shout out lang po tayo sa mga ex-father boys, which is Mitsubishi. So, shout out tayo ni Sir. Audio parang action star. Ano po ni Sir? Ronald Gutierrez. Sir? Okay, Sir. James Gardie. So, mga importer. Talaga, hindi lang ako nagkabala. Hindi kay Sir? Sir Eugene from Mitsubishi. San Pablo. Yes, yes, yes. Tama ba yung sigaw? Woo! Meron tayo kay MG, no? Napakaganda ng kulay. Pati ang soft ni Sir. Napakagwapo. Tingnan natin at interview natin kung magkano ang sale price ng kanilang display. Hi sir, hi, good afternoon. From what po. MG po kayo? Anong dealership? MG Malabon po. Ang layo nila, no? Imagine talaga, no? Kapag salesperson ka, saan sa gugpok man, kung saan bundok ka, di ba? Kailangan mong puntahan kahit anong layo. Kasi salesman yan eh. Ayan ang pagmamahal ng mga agent sa sasakyan na kanilang binibenta. So anyway, MG, anong variant po to sir? ZS Trophy po ma'am. Okay, ilang variants siya meron? Yung ZS po kasi ma'am, may bali tatlong variant po sila. Okay. Si Style, si Alpha, and si Trophy po. Okay. Magkano yung price niya, sir? 1,198,888 po. Okay, how much, ano yung displacement naman niya? 1.3 po yung makina niya, tapos naka-turbo po siya. Opo, tapos naka 360 degree camera na rin po siya, ma'am. Okay. And may sunroof na din po. Okay. So si MG, meron na siyang for the price of 1.3, naka-sunroof na, and then naka 360 degrees camera. So, babarihan po ano yung mga gusto nyo. So, thank you so much, thank sir. You, thank you, ma'am. Okay, kung tayo man tayo sa mamahalin, syempre, Subaru, since then, di ba? Napaka-high-end niya. So, tingnan natin ang price and kanilang unit display. Talawin natin si Sir. Good afternoon, sir. Hi, saan po kayong Subaru? Anong dealership? Anong branch? I'm Daniel po from Subaru Fairview Gateway Group. Okay. This is the 2023 Subaru Forester 2.0 IS with EyeSight. Wow! 2.0 ang kanyang display. Yes, it's a boxer engine and a symmetrical all-wheel drive. Loaded po siya ng safety. Okay. Magkano naman po yung ito? This is 2,168,000. Okay. And then we have two variants. This is the 2.0 IS and we have the GT edition. The difference is you have GT edition body kits, okay. Spoiler, and Napa leather inside. Okay. So, lahat siya, buksan lang natin para magkaroon lang tayong idea with the Subaru. Kasi alam naman natin yung Subaru, di ba, parang hindi mo siya matouch ngayon, natatouch mo na. Tingnan lang natin ha. Patingin lang po. So, si Subaru leather, pero this is 2.0 eh. Lahat kasi na halos na naka-display is 1.5 ang display, displacement. Siya lang yung naiba, that's 2.0. Okay, leather siya. Wow, meron siyang moonroof. So, napakaganda. Okay, and then shout out kay Sir. Ano pong name yung ulit again? Daniel po. Sir Daniel, may kasama po ba kayo Sir Daniel? Si Lucky po. Hi, Sir Lucky. Si Sir Lucky sa Belo Siga from Subaru. Si Sir Lucky, shout out Sir Lucky. Asa po si Ati B. Alright. Dito tayo sa 6.9, which is Ford. Pang Ford Marikina. Yes, ma'am. Kamusta naman po doon ng panahon? Okay naman po. Nakaka-survive naman po. Okay. Okay, sige. Tanungin natin si Sir kung saan. Actually, Ford Marikina. Tanungin natin kung ano yung variant na kanyang display and of course, the unit price. Sir, by the way, your name is? Maynard po. Maynard. Yes. So Maynard from Ford Marikina. Yes. Pag-isin nyo ng Ford. Of course, syempre may mga effort sila mag-display dito sa Bank of Makati. Yes. So syempre, napin nila sa Ford si Marikina. Sila mag-display dito. Alam mo tayo ng Makati. Yes. Diba? Syempre si Marikina. Sir Maynard, ano pong variant tong unit nyo? Yung nakadisplay po natin today is the newly next generation Ford Territory Titanium. Okay. Yes. Ilan po, ano po ang displacement ng sasakyan? Ang displacement po ng ating Ford Next Gen Ford Territory is 1.5 liter EcoBoost. Talaga, 1.5 po siya. And then how much is this? For as low, for only 1,335,000 only. Okay. So ang ano niya is
Tingnan lang natin nga kung anong meron kay Ford. Ha? Tingnan mo naman yung kanyang pinaka-MID, yung dashboard niya. Ha? Tingnan mo how sophisticated po. Diba? Fully digital na po siya. Oo! Ayan. Entertainment and instrument cluster panel. Paano na? Wala na ba itong cambio? Wala na po dahil po ang ginamit na po natin dyan, gear knob na po. Okay, gear knob. So, knob na siya. Masyadong high-tech naman talaga si Ford, di ba? It's up to you kung ano ang aking best para sa inyo. At anong part? Nakita na natin ang bawat variant ng sasakyan, bawat brand, bawat klase, bawat price. Yan po ay didepende sa inyo kung ano po ang requirement nyo, kung ano yung mas gusto nyong sasakyan. So, we have the Toyota, of course, number one, Toyota. And then we have the Ford, Mitsubishi, we have the Subaru, we have the Chevrolet. Depende yan sa gusto nyo. Ang palagi nating iniisip, for me ha, for my own experience, nung wala pa ako sa auto industry, ang iniisip ko, basta magkaroon lang ako ng sasakyan, tama na, masaya na ako noon. Pero deeper, iisipin mo din pala yung maintenance. Magkano kaya gagastusin mo? Ang pag nasira, may available bang parts? Paano kapag gusto ko na mag-upgrade? Siyempre, isipin mo din pala, mataas kaya yung resale value? So si Toyota, we have the choice. We have the right to purchase, to see, and to believe. Of course, siyempre, we have the QDR, the quality, durability, and the reliability. So, si Toyota, pagdating naman sa pagbenta, of course, mataas ang kanyang resale value. Pwede ka na mag-acquire ng panibagong unit. So, depende yan sa inyong gusto. So, now, si La Caracha is magbababay na uli. So, see you on my next video and content. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe La Caracha Girl Vlog to support and at least ma-notify po kayo kapag mayroon po akong videos na ina-upload. So, bye-bye si La Caracha. This is Lorna Gawani, known as La Caracha.